Sige. So, umuwi naman. Welcome again sa ating session tonight, yung consistency talks natin. At syempre, inabangan ng marami ang bida natin for tonight. Walang iba kundi yung nanalo ng last 38 na pala tayo. So, ready na ba yung speaker natin? Ready na. Ready na po. Magandang gabi po. Ready na. Okay, sige. Alam naman po natin, marami na nakakakilala po sa kanya. Lalo na ang Platinum, amazing. At saka yung grupo ng Pangasinan. So, kilalanin natin po ng mabuti yung blockbuster mentor natin for tonight. Pasensya na sa mga nag-chat sa akin, hindi ko kayo ma-replyan ng agad ng maayos kasi ako po ay nandito sa planeta, sa ibang planeta, sa mga planeta ito. Nandito ako sa itaas. Sa seaside po ako. Yan, dahil meron pong meron lang akong ano dito. May sinamahan lang po ako. Yung akin pong nag-iisa-isang prinsesa. Ayan. So, oh, hello ka daw. Hello ka. Ano ba ito? Ayun. So, wag na natin patagalin. Before we start, pwede bang paki-play ng video? Please. Ready na yung video niya, ma'am, ano, CJ? Ayan. Okay, please. Paki-play ng video. Magandang buhay Lambo. Sa inyong lahat. Ako po si Christy Okay from Baliwag, Bulacan. 45 years old at may apat na anak. So kagaya po ninyong lahat, ako rin po ay natulungan ng Health Wealth Green Barley in terms of health at syempre sa financial aspect. Ngayon po ikukwento ko sa inyo kung paano po nag-umpisa ang lahat. Maraming pinagdaanan pero tuloy-tuloy lamang po. Sana po ay makipag-impart po ako sa inyo ng konting aral at ma-inspire po kayo sa kwento kong ito. Maraming maraming salamat sa El Capitan ng CAPS, si Sir Jeff Herpacio. El Capitan ng CAPS, pero para sa akin, superhero ko na eh. Bakit po? Kasi po, kung hindi po dahil sa kanya, hindi po namin makikilala yung Health Wealth Green Barley at yung Health Wealth Business. 2011 po nung ipinakilala niya po sa amin at ang kausap niya po nun yung nanay ko. Nagkataong OFW ang nanay, hindi niya maaasikaso yung negosyo kaya ipinangalan niya po sa akin at ako yung napilitang mag-handle. Yun, nung una po hindi ako naniniwala sa produktong green barley pero nung natulungan yung mother ko sa kanyang mga sakit, siyempre, alam nyo naman na po ang senior, marami na pong mga nararamdaman yan. Natulungan yung anak ko, yung na may hika, hindi na siya inatake, yung kapatid ko na may arthritis. Kaya, sa kapipilit ni Sir Jeff Herpacio na umatend ako ng office, doon ko narinig kung paano pala makakatulong yung Health Wealth Green Barley sa anumang klaseng sakit. At the same time, meron din pala siyang kasamang negosyo. Yun. So, nung natutunan ko, na-convince din ako ni Sir Jeff na i-share na namin ito kahit na anong pagiging mahiyain ko na gawa kong i-share, inuna po namin dun sa Pangasinan kasi andun nga yung mga kamag-anak ko dahil dito sa Baliw
Wag Bulacan ay bagong salta lang kami noon. Ayun, sa pag-share ng produkto na sa kamag-anak, talagang puro rejection. Sinubukan naming lumabas sa mga tao na hindi ko kakilala. Tinangkilik po nila yung produkto, maraming sakit ang natulungan. Unti-unti po akong kumita at nasisiyahan po ako doon sa kita na ipinapasok po. Kaso lang po, nag-apply po ako noon ng abroad, kaya iniwan ko rin po yung pag-share ng Lean Barley. Pag abroad, hindi rin po nagustuhan kasi maliit ang sahod, sobrang pagod, malayo pa po sa pamilya. So umuwi, dahil may baon na green barley, nasundan ulit yung pangatlo ko, naging apat, nagbuntis. Pagkapanganak ko po doon sa bunso ko, doon na po nag-umpisa naman yung pagkakaroon ko ng sakit. Sobra po akong na-stress. Pag-aalaga ng bata, walang income na pumapasok, may college pa ako, si CJ. Kaya talagang sobra na akong na-stress at nagkaroon ako ng sakit. Pero andyan pa rin po si Sir Jeff. Yan, lagi yung nagpa-follow up. Lagi siyang nangangamusta. Kaya perfect lagi yung ano, yung timing niya. So madalit sabi, gumamit ulit ng produkto kahit may sakit, dahil umasa ako na yung mga natulungan dati, matutulungan din ako. Sabi ko nga po noon, sa kagustuhan kong gumaling sa pagbabara sa puso ko. Kapag gumaling ako, tatrabahuhin ko na talaga tong health work business. At yun nga po yung nangyari. Natulungan ako, gumaling. Hanggang sa, syempre, sa pagbalik sa negosyo, may mga pag-aalala ako kasi meron akong physical at saka psychological deficiencies. Ano naman yun? Syempre, sobra akong pumayat dahil sa pagjejeta ko. Tapos, natigil ako ng ilang taon sa pag-share ng products. Bumalik ulit yung hiya ko. Ayun. Kaya hindi ko alam kung paano mag-umpisa ulit. Pero salamat pa rin kay Sir Jeff. O, diba? Sabi ko nga sa inyo, superhero yan eh. Kasi, isang napakabuting leader na hindi ka po talaga niya iiwanan. Ayan, in times na down ka, ayun. So, siya po yung nagkukonvince sa akin na training, punta ka ng office, training, attend ka ng ganito, attend ka, hanggang sa nabuo ulit yung aking lakas ng loob. Ayun. So, yung susunod na picture, yun po yung final na pagbabalik ko. Ayan. Tapos na ba? hindi ko masyadong... medyo mahina eh. Ayan. Sige po. Nakita nyo naman po yung mga picture. Talagang from the beginning po na nag-start po kami. Ibang-iba, layo. Makikita mo talaga parang ano eh. Parang... layo eh. Parang 10 years younger po talaga. Pag nakita nyo si Mentor Chrissy po. Ayan. Okay. So, wag na nating patagalin. Pasensya na kayo ha, kasi yung pwesto ko ngayon, talaga naganap lang ako ng maayos-ayos. Ganun pa rin, kahit may okasyon, talagang pinipilit natin kumunek sa team para at least Monday ngayon. Ano tayo? Kargado pa rin po tayo. So, our speaker for tonight is very malapit na malapit po talaga ito sa akin. Para ko ng kapatid. So, nag-on and off ka na ano, nakita niyo sa story. Ano lang, na-realize ko lang, nasabi ko, bakit nga ba, ano, wow, 41,000 na pala tayo. 41 na.
So na-realize ko na bakit nga ba hindi namin simulan ulit. At ayun, so hindi ko na talaga pinalagpas yung pagkakataon nung pangalawa po kami na nagkita ulit nung speaker po natin. At dire-diretso na, hindi ako nagkakamali. Siyempre, pumasok na rin po siya sa Milner Circle ng grupo natin. At soon to be, lalaban po ito sa labanan po talaga ng buong company natin. So wag na nating patagalin. Welcome ulit sa mga hindi na natin natawag. 7:35 na po kasi. Sa mga bisita po namin, natin tonight, ang dami. Ang daming bago. Yan. Ngayon pa lang, ibigay niyo yung time niyo. At least 1 to 2 hours lang. Focus lang po kayo dito. Minsan lang namin kayo makasama. Lagyan niyo muna ng tape, yung masking tape, yung bunganga nung katabi mo dyan. Huwag maingay. Biro lang, biro lang. Baka kumakain eh, baka magalit naman sa akin. So, again, our speaker for tonight. Ito lang naman po ang mother mentor ng Cups Amazing din. At syempre, founded yung team niya, yung Platinum. At saka marami pa, maraming nililid po itong taong to, hindi lang po yung grupo niya. So wag na natin patagalin, with accumulation of over 2 million pesos, running to 3 million pesos ang kinita po ng taong to. Car Achiever, mentor ng ating grupo, a former OFW. So wag na natin patagalin ulit. Without further ado, let's all welcome Mentor Christy. Okay, palakpakan naman po natin, paki-unmute po. Yan. Palakpak, palakpak. Mahina ang palakpak ng 42,000. Hindi ko madinig. Okay, okay. Maraming salamat, maraming salamat. Ayan na. Pasok, kapatid. Yan, wonderful evening. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Sir Jeff. Kahit hindi ko makita ang mukha ko. Nakikita na po yung yung aking slides. Pasagot naman po. Hello. Yes, ma'am. Nakikita po. Nakikita po. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagbigay po ng effort para po tumutok ngayong gabi. At gagawin ko po yung lahat ng makakaya ko para ma-inspire po kayo. At huwag po umiyak. Okay po? Ayan, so umpisahan na po natin. Hindi po ba malinaw yung aking video kanina? Marami pong hindi nakarinig ng maayos. Hindi ko kasi kayo makita, kaya hindi ko malaman kung oo ba o hindi. Malinaw po yung kanina. Ayan, may mga nagta-type. Salamat po sa inyong participation. Mahina. Gusto niyo po ulitin ko? Joke lang. Okay po. Ayan, so umpisahan na po natin. Nakita nyo naman po yung mga pictures. Padadaanan ko po ng konti para po dun sa mga hindi po gaanong nalinawan. Ayan, ako po si Christy Okay from Baliwag, Bulacan. So ano po ako at sino po ako bago ko po makilala yung Health Wealth? Dati po ako naging empleyado. Ayan, sa Pangasinan nga po yon. Tapos, nung nalipat po kami dito sa Bulacan, na-relocate po ako, nagpatayo po ako ng sari-sari store. Hanggang sa mag-apply abroad. Ayun, so ayan na nga. Bakit ayaw? Ayaw mag-next. Kaya tingnan nyo na lang po muna yung Wait lang po ah.
Nakita na po yung next slide ko. Pa-chat naman po kung okay na po. Di pa po. First page lang po, ma'am. Oh, first page lang po. Sige, kakanta na lang po muna ako para hindi po kayo antukin. Okay lang po? Sige, ma'am. Ayan, so habang inaayos, hahabol na lang po yung slides natin. Baka mamaya maantok na po yung mga kasama natin dito. Ayan, so nag-work po ako dati sa isang appliances and furniture company. Isa po akong kahera doon. Isa po akong kahera na ang sahod ko po ay sobrang baba. Ano po, 5,000 monthly. Pero ako po kasi napakasipag kong empleyado. Kahit po maliit ang sahod ko, lahat ng oras, lahat po ng kaya kong gawin na maitulong doon sa company, talagang gagawin ko po yan. Kaya nga po may certificate of merit ako, palagi po yon. Ganun ako kadedicate pagka nagtatrabaho ako. So ayun, nung time na na-relocate kami dito, ang dami kasing sobrang dami ng trabaho doon. Yung tinatrabaho ko po doon, kahit kahera po ako, hindi lang po pang kahera. Siguro mga apat na tao yung tinatrabaho ko. Kasi ako rin po yung messenger, ako yung tagapunta sa bangko, dinideposit, tagabili ng mga supplies, at kung ano-ano pa. Tapos pag hindi ko natapos yung work ko, inuuwi ko pa yan sa bahay. Sinusulat ko, manual pa po noon, wala pa pong computer. Manual, nagre-resibo. So sa isang araw, nakakailang booklet ako, nauubos yon hanggang sa magkalyo-kalyo yung kamay ko. Pero hindi ako nagre-reklamo, dito lang. Sa inyo po. Ayan, so inuuwi ko pa yon sa bahay. Hanggang sa na pagdesisyonan namin na ma-relocate nga, na lumipat na ng Bulacan, sabi ko ayoko na munang mag-apply bilang empleyado. Subukan ko namang mag-sari-sari store. Wala pa rin po, ayaw po niyang lumipat. I-send mo kaya kay ano, kay ma'am. Ayan, so nung lumipat po kami dito, pangarap ko rin po kasi magkaroon ng sari-sari store noon. Parang sabi ko napaka-petics nung magkaroon ng sari-sari store. Tapos ang daming bumibili, 'di ba? Nasa bahay ka lang, naaalagaan mo yung mga anak mo, hawak mo yung oras mo. 'Yun yung akala ko noon. So, nag-i-enjoy ako noon sa aking sari-sari store. Kaso, syempre, maliit lang yung subdivision na tinitirhan namin hanggang sa may magtayo ng sari-sari store ulit na kapitbahay ko, hanggang sa meron ulit, hanggang sa lahat kami may sari-sari store. Hindi naman lahat, pero marami na. So, paano yung nangyari sa kita? Bumaba. Ganon. So, nag-decide ako na subukan ko rin mag-apply abroad. Ayan, okay na po ba? Okay na po, ma'am. Ayan, nakita na po yung slides? Yes po. Ayan, so, nung naisipan ko, sabi ko subukan ko mag-abroad kasi yung mother ko, OFW ng matagal. Ayun, so nag-submit ako ng mga application ko hanggang sa dumating si Sir Jeff sa buhay namin. Ayan, kausap niya na pala si mother ko. Ayan, saktong nagbakasyon si nanay, umuwi siya. Dumating si Sir Jeff, may dala-dala na pong isang bag ng ating green barley. Ayun, so tapos na po yung usapan nila since OFW si nanay, wala nga pong choice sa akin ipinangalan kahit na ayoko. So ako yung na-register, so ako yung nag-handle nga. Hindi ko pinakinggan si Sir Jeff nung ine-explain niya, dinidemo niya yung product. Bakit? Hindi nga po ako interesado. Ayan, talagang dinadaan-daanan ko siya. At si nanay na nakinig, dinala sa abroad, iniwanan naman ako ng produkto. Tapos,
umayos yung kondisyon ni nanay kasi syempre senior nga, 'di ba, maraming sakit yan, mataas ang uric, cholesterol at kung ano-ano pa, tapos engineer niya may pang-operation na may myoma, hindi po natuloy. Sabi niya sa akin, gamitin mo sa anak mo at maganda yan. Ayun, so ayun na nga po, natulungan siya, tinanggap namin yung green barley. Ayun, kaso lang po, nung okay na po yung green barley at ako nga po'y nag-share na doon sa Pangasinan, nasubukan ko pong kumita doon ng 5,000 weekly. Sabi ko, wow, ang galing ha, kung ganon. Yung 5,000 na monthly ko noon doon sa appliances company, naging isang linggo na lang. So, tuwang-tuwa ako. Tapos yung mga napag-share namin ng product, talagang natulungan. As in, gumaling. Kaya enjoy na enjoy po ako doon sa ginagawa ko. Kaso lang po, nung nag-enjoy ako na mag-share ng product, dumating po yung job order ko sa abroad, sa Kuwait. Eh, pangarap ko rin po na na makasakay ng eroplano, di po ba? Kasi ilang beses na pong na-expire yung aking passport. Kaya talagang nag-decide ako na tanggapin na lang yung offer. So pumunta ng abroad, akala ko okay, iniwan ko yung pagbabarley, pero nagbaon ako ng product natin. Ayan. So nung nagbaon ako, okay naman, malakas ako kahit sobrang stress, sobrang pagod, di ba? Talagang nakakapag-work pa rin ako. Sumuko na nga yung yung isip ko. Yung bang gustong-gusto kong kumuha ng leave. Gusto ko magkasakit ako para hindi makapasok. Kasi alam ko sa sarili ko, sa sobrang haba ng working hours, pagod na pagod yung katawan ko. Kaso nung nagpa-check up ako, alam nyo ba anong lumabas? Normal lahat. So ganyan po kaganda yung product natin. Parang walang lumabas na sakit kahit man lang sana UTI para lang makapag-leave ako kasi ako isawang-sawa na doon sa work ko na 12 hours kang nakatayo. Ganon. So hindi rin po madali yung mag-abroad kasi sanay ako, nakasama ko yung mga anak ko. Tapos ayan, nakikita niyo po yung picture dyan. Sa video ko na lang sila nakikita. So nagkakasakit sila. Sa video call ko rin sila nakikita. Ang hirap. Kaya isang taon lang, sabi ko, kung ganito pala kahirap, ako matiisin ako sa trabaho, pero doon ako sumuko. Lalo na, nung sumahod ako, hindi binigay yung talagang sahod na sinabi sa akin. Kung 5,000 monthly ko doon sa ADESA, parang sumasahod ako sa Kuwait ng 8,000 malinis. Anong pinagkaiba noon, di ba? Nasa abroad ka, malayo ka sa pamilya mo, sobrang hirap ng trabaho. Tapos, malayo ka sa pamilya mo. Ayun, so sabi ko, uwi na lang ako. So nagbayad pa ako, luging-lugi yung pag-abroad. Ayan, pag uwi ko, dahil naka-green barley, syempre, na-miss ko yung mister ko, nasundan yung pangatlong anak ko, nagka-baby. Kaya kahit gusto kong bumalik sa ating health-wealth business, hindi ako nakabalik kasi nagbuntis nga ako. Pagkapanganak, ayun na naman yung struggle. Doon na ako na-stress ng sobra. Bakit? Siyempre, mahina yung income ng sari-sari store. Tapos may college ako. Ayun, walang income. Kaya talagang tuluyan na ako nagkaroon ng sakit sa puso. Siyempre, bumalik ako. Timing, si Sir Jeff. Nangangamusta yan palagi. Kailangan ko ng product. Kailangan kong gumaling. Ayun, so nung gumaling po ako, sabi ko, tatrabahuhin ko na po yung ating health-wealth business. So ayan po, habang nagpapagaling po pala, may sari-sari store po ulit, kung ano-ano yung mga binibenta ko dyan, kahit na mahirap, pandagdag lang po sa ating kinikita para masustentuhan yung ating pangangailangan sa araw-araw. Nung umokay na po ako ngayon sa aking sakit, yung pagbabara nga sa puso, ayan, kita niyo po yung picture dyan, nakasama ko si Jubel. Yan po yung kagagaling-galing ko pa lang. So, payat po pero kung tutuusin, mas payat dyan. Yung itsura ko noon. Ito po yung mga pictures ng struggles ko bago po ako tuluyang magbalik sa ating health-wealth business. Kasi sabi ko, ang payat ko,
paano pa, tapos mag-aalok ako ng barley, maniniwala kaya sila na ano, ako ay natulungan ng green barley kung ganyan ako kapayat? Tapos paano kaya ako magbabalik sa business? Eh nasanay po ako na dati na ground attack. Nasa labas, offline. Talagang buong araw nasa labas kami nagbebenta. Eh may baby ako. Ayan, 3 years old. Saan ko sila iiwan? Saan ko sila, sino magbabantay sa kanila pag lalabas ako? At ang pinakamalaking problema, wala akong kapital. Siyempre, kapital. Wala akong puhunan. Siyempre, galing sa sakit, yung tindahan ko mahina, sabi ko, paano ako makakabili? Pero that time, nung umiinom kasi ko, may pinag-sharean ako dito ng kapitbahay ko, nasubukan niya yung product, naging member siya. Nung sinabi ko na hindi ko na kayang bumili ng isang bag, sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng tumigil na ano, na mag-dealer, na bumili. Gusto mo tulungan kitang ano, mag-loan? Eh, sakto naman po nun, yung huling bag na kinuha ko, na huli kong binili, nung nagpapagaling ako, may check-in na 1,890. So, ang ginawa ko, pumayag ako doon, na mag-loan ng 6,000 para makabili ng isang bag. So, ayun na, naayos na po ng kusa yung problema ko. Nagkaroon ako ng kapital, ang problema ko na lang pag-iiwanan ng mga bata. Pero, decided na talaga ako eh, na magbalik. Sabi ko nga, yung kapital, nagawan nga ng paraan. Nang hindi intentional ah, may tumulong sa akin. E paano pa kaya yung may mag-aalaga? So, nag-decide ako, sabi ko, bahala na. So, sa madalit sabi, nagtuloy-tuloy po. Ayan. Ito po yung fear ko noon. Diba, sobrang takot. Ano ba? Forget everything and run? Or face everything and rise? Ano po yung napili ko? Pag kayo po, yung nasa katayuan ko, ano yung pipiliin nyo dyan? Pwede po sumagot. Yan, pwede po kayong mag-type. Ano po pipiliin nyo? Huwag na lang ituloy? Yung negosyo? Pero ang pinili ko po dyan, nagtuloy ako. Ayan. So, anong ginawa ko? Ayan, dahil may produkto na ako, nakabili na ako dun sa niloan ko na 6,000 at saka yung cheque ko. Ayan, balik sa basic. Ayan. Dahil noon sa Pangasinan kami nag-market, ngayon inumpisahan ko dito lang sa malapit. Alam niyo po, araw-araw ako lumalabas. Ayan, kung may mga suki ako na pinagbibilhan ng yan, niyog o karne, pag namamalengke ako, bit-bit ko po yung 3 years old na anak ko. Ayan, si Jubel, kasama ko siya. At ang goal ko po noon, maibenta yung isang bag para makabili ako ulit. Weekly po kaming pumupunta sa opisina para makabili ulit ng panibagong bag. Yun, syempre pag nagpunta kami sa opisina, kasama na rin yon yung mag-training. Syempre, habang natitrain ka doon, mas maganda pala yung mag-group demo kaysa mag-one-on-one. Kasi sa group demo, mas marami kang mabibenta talaga. Yun, so yun nga yung ginawa ko. So yung pabote-bote na benta, dumadami, tapos yung isang dealer ko noon, bibili din siya ng isang bag. Minsan luluwas kami ni Jubel. Commute po yun ha. Magko-commute po kami luluwas sa Manila. Bibili kami ng 2 to 4 bags. So dala-dala ko po siya. Sasakay kami ng bus, MRT. Nakikipagsiksikan kami doon. Tapos, pag-uwi naman may dalang bag. Mas mahirap. Ano po? Mas mahirap. Kasi, hindi po kami nagtataksi, nagtitipid. So anong ginagawa namin? Maglalakad kami hanggang Mega Mall. Sino po yung nag-commute na mula opisina hanggang ano? Ayan, sobrang dami ng tao doon, uwian, siksikan. Eh wala na pong gentleman ngayon. Di po ba? So may dala ko 2 to 4 bags plus si Jubel pa. Buti na lang si Jubel. Ano yan, parang mabait na bata. Ayan, barley baby din po kasi. Kapag kagigisingin ko na yan sa bus,
para bumaba kami, gumigising din, hindi siya nagpapabuhat. Yun. So sabi ko, sakripisyo lang, is lang. At yun nga ang nangyari, nailusot namin, demo-demo, tapos weekly talaga yan, umaattend ako ng trainings. Ayun. So kasama po dyan na trainings, oh, kita nyo naman po yung picture ni Jobel dyan. Ayun, maliit pa, di po ba? Nakikita po? Meron pa nga pong ano eh, kwento dyan. Kasi syempre, tatlong taon, makulit. Alam nyo po dun sa may elevator. Nung papasok po kami doon, biglang bumukas yung pinto, nagsara, pasok po siya. Umakyat siya mag-isa sa kakulitan po, sa likutan niya. Ayun, takot na takot ako, sinundan ko sa taas. Tapos, nandoon na siya sa pinakataas, ibinaba na lang po siya. Ayun, pero hindi po yun, ano, hindi ko po yun tinignan as negative. Sabi ko, may pupuntahan din to. Kakong ganun. So, tuloy-tuloy lang. Ayan, naka-attend nga po kami ng iba't ibang klaseng trainings. Alam niyo po yung ano, isa sa attitude ko na nakatulong sa palagay ko, masyado ako masunurin doon sa mga previous na work ko. Ano po? So pag sinabi po ni Sir Jeff na punta tayo ng office te, may training, andun kaagad ako kahit ano pa yung gagawin ko. Ayan, kahit may naka-schedule akong demo, talagang dinadrop ko yon, kinakalimutan ko yon, a-attend ako sa training. Yun. Meron pa ngang time na ano eh, may event tayo sa Laguna. Punta po ako doon sa Laguna, commute. Yun, wala pong reklamo. Pagbalik po ay pagdating po ng Laguna, may babayadan ka po kapapong ticket. O, ano lang po yung gagawin natin doon? Nakikinig. Pero doon sa pakikinig mo, ang daming nahasa, di ba? Ang daming learnings na pumasok. Na yung mga narinig mong yon, yung mga experience ng iba, yun yung nagpapatibay sa atin. Ayun. So, pag time na malayo talaga, alam nyo po ba? Oh, ito, husgahan nyo man po ako, pero totoong nangyari. Ayan. Minsan po, iniiwan ko yung anak ko. Kasi dalawang apat yan na anak ko. Yung dalawa maliit, isang 7 years old at saka isang 3 years old yung bunso nga. Iniiwan ko po yan na dalawa sa bahay. At may kinakausap po ako at ibinibilin ko sila. Alam nyo po kung sino. Si Mama Mary po. Yan, sabi ko, bahala ka na po sa dalawang anak ko. Kailangan kong pumunta. Pero hindi naman masyadong mahabang oras. Kasi parating naman na yan yung dalawa. Galing ng school. So, husgahan niyo po ako, pero paraan ko po yun, sakripisyo. Para po, syempre kahit naman sino, di ba, pag may pangarap, gagawin ng lahat para matupad. At hindi ko po pinagsisisihan yung desisyon ko na yun. Kasi, yung mga desisyon na yun, nagpatibay po sa akin. Ayan. So, dahil sa kaka-training, at kaka-share ng produkto na tuloy-tuloy lang. Ayun po yung pinagdarasal ko. Ayan, kasama ko po ulit si Jobel dyan na uuwi. May tatlong bag. Ayan, nadagdagan po yung dealers natin. Nadagdagan po yung mga kumukuha. Kung dati bag-bag po, ay bote-bote. Ayan, may kumukuha na 6 bags. Tapos may nakuha kong dealers, si Ma'am Loisa nga, 20 bags. Grabe. Talagang pinagpapala po noon. Ganyan po yung kapalit ng mga sakripisyo, di ba? Hindi ko po binilang, hindi ko po ininda yung pagod, yung sakripisyo, ganon. Kasi alam ko naman eh, yung sinusundan ko si Sir Jeff, nung nakilala ko po kasi yan, walang-wala. Tapos bawat balikan niya ako, may dalang kotse, tapos panibagong kotse ulit pagka humihinto ako. Kaya sabi ko, gawin ko lang yung negosyo na yan. Mararating ko rin yung narating niya. Kaya naman, hindi ako nagmadali. Ayan, hindi ako nagreklamo. Sinusundan ko lang siya. Kasi alam ko, may pupuntahan yun.
Ayun. So, nung dati, bote-bote, kailangan namin ng motor. Kasi, ang mahal pagka mag-commute ka, diba, yung tricycle dito sa amin, masyadong mahal, maningil. So, yan po, nakapag-acquire po tayo ng motor. Ang nagda-drive ko po niyan, si CJ. Tapos, after 3 years, yan po yung una na nailabas po namin. Nung dumami po yung mga kumukuha, hindi na po bote-bote, kailangan ko na pong kumuha ng sasakyan. Alam niyo yung struggle ko doon. Hindi po ako marunong mag-drive. Nung kinuha ko po yung kotse na yan, lakas lang talaga ng loob. Saan ko nakuha yung lakas ng loob na yon? Sa mga trainings. Yan, lahat ng mga pinupuntahan kong trainings. Yung mga nakakausap ko, yun, lahat naman na pag-aaralan. Yun yung maganda kapag ka sumusunod ka sa apply mo. Kapag may sinusundan ka at hindi mo sinusunod yung gusto mo. Ayun, so yung lakas ng loob, pag sabi ko, takot akong mag-drive, sinasabi ni Sir Jeff, bakit ka natatakot? Kasi baka magasgas. Eh, meron naman siyang insurance, di ba? O yun, alangan naman nga na pag-stayin ko lang yan sa bahay, tapos kumutan ko, eh tumatakbo po yung bayad niyan. So, kailangan ko po talagang pag-aralan. Sabi ko, napapag-aralan nga eh. Yung mag-demo nga sa marami, di ba? Hindi ko kaya yun kasi talagang mahihain ako. Pero napag-aralan ko. Eh, yung pagdadrive pa ba? Diba? Andyan na nga yung sasakyan mo eh. Hindi mo pag-aralan na mag-drive. Tapos isa pa, syempre hindi po maiiwasan yung negative na nasa paligid po natin. Sabi po ng kapatid ko, di po ba galing ako sa sakit sa puso? Sabi niya, makakaya mo kayang mag-drive sa Manila? Sabing ganon. Baka kulang pa yung kinikita mo sa pagbayad ko daw ng mga violations kasi palagi daw akong huli. O, pero pinagpatuloy ko pa rin. Bakit? Sabi ko, ako naman nga ang magdadrive. So, nasa atin po talaga yon. Tayo ang may control ng lahat. Kung iniisip mo na kaya mo, gawin mo. Ayan, maraming sisira ng pangarap mo, maraming hahatak sa'yo, pababa. Maraming magiging sagabal para ipagpatuloy mong gawin yung negosyo. Pero kapag desidido ka na baguhin yung buhay mo, ayan, hindi lang buhay mo, pati buhay ng buong pamilya mo, kahit sino pa yung humarang sa'yo, tuloy lang. Ayun. So, after po niyan, yung Toyota Wigo, malapit po na pong natapos, 10 months na lang. Ayan. So, syempre, looking forward po tayo, makakuha po ng mas malaki po dyan. Ayan. Basta tuloy-tuloy ang negosyo, yung pangarap po natin, talagang matutupad po yan. Ayan. At syempre, sa patuloy po na paggawa ng negosyo natin, napatapos ko rin po yung aking panganay. Ayan. May computer engineer na po. COVID graduate. Tapos ngayon, alam niyo po dati, nung nag-aaral po siya at maluwag yung schedule nung pangalawang anak ko, siya po yung kasama ko na nag-iikot. Lalo na nung pandemic, nako, kasama ko po siya. Ako po yung nagda-drive tapos assistant ko yan. Tapos sa mga checkpoint, di ba bawal nga po lumabas, napapagalitan ako. Sabi ng mga nasa checkpoint, ba't mo nila pinapalabas yung anak mo eh wala pang 18 years old yan? Inilalagay ko daw kasi baka nga magkaroon ng COVID yung mga bata, di po ba? Pero patuloy lang po, eh wala naman po akong makakasama, kaya kailangan kong isama. So ang maganda po dito sa negosyo natin, lahat ng miyembro ng pamilya mo pwedeng ma-involve. Ayan. Kagaya nga nun, yung bunso kasama ko. Tapos yung pangalawa, habang nag-aaral po yung ate niya, sinasamahan ako. At alam niyo po yung nakakatuwa ngayon. Ngayon na nag-graduate na si CJ at engineer na siya, siya naman yung kasama ko at inako na niya yung tuition ng kapatid niya. Ayan. So, si John Craig po, yung pangalawang anak ko, ay kumukuha ng aeronautical technician. Medyo madugo na, madugong bayaran
madugong gastusan, pero nakakaya po dahil may health wealth business po tayo. At ang may sagot po niyan, yung ate niya. Yan. So lahat ng cheque niya napupunta pang tuition. Ayan. So ganyan po ang buhay ko. Yan po yung mga achievements na narating. At syempre, ituturo ko po sa inyo ngayon yung attitude na nakatulong po sa akin. At alam ko, siguradong sigurado po, makakatulong din po sa inyo. Ayan. Ano po ba ang attitude? At yung pangalawa, ano po ba yung GLLA na yan? Handa na po? Buhay po ba? Malinaw po ba? Pa-type naman po kung malinaw. Ayan. Ayan, salamat po sa mga sumagot. Okay, so next na tanong po. Sa palagay niyo po ba yung negosyo natin na to, matutupad yung mga pangarap natin? Pag oo po ang sagot ninyo, pakitype po ng 1, please. Yan. Okay, thank you. Wow, buhay na buhay po sila. Maraming maraming salamat po. Ayan, syempre pwedeng-pwede. Ayan, salamat po sa mga sumagot. Lahat po ng goals natin pwedeng matupad. Ayan, may kanya-kanyang goals tayo. Ayan, pwedeng yung isa dyan, gusto ng sasakyan, yung isa gusto ng bahay, makapagpaaral ng anak. Ayan, magkaroon ng extra income lang yung mga mommies. Eh halos lahat ng yon nangyari po sa akin. At hindi lang po sa akin, syempre. Sa dami po ng mga mentors, coaches, yung mga may resulta. Lahat po yan nag-umpisa sa mga pangarap, pero natupad yung mga pangarap nila. Pero syempre, kung may pangarap tayo, meron tayong kailangang gawin para matupad yung pangarap na yon. Ano po sa palagay nyo yung kailangan nating gawin? Ayan, may action tayo na dapat na gawin. Kasi, yung goal na yan, mananatiling goal yan, kapag wala tayong action, mananatiling dream, di ba? Hanggang dun lang, wala kang ginagawa eh. Yun. Pero pag umaksyon tayo, pwedeng makamit yung goal na yan. At alam nyo po ba, pag may action tayo, ano po ba yung action na yan? Saan nanggagaling yan? Nanggagaling po yan sa attitude natin. Ayan. So yung goal natin, yung success natin, 80% po nagmumula sa attitude. Manifestation po yan ng attitude natin, yung mga actions natin. So kailangan po pala, ayusin po natin, i-align po natin yung attitude. Kasi wala naman pong perfecto, di po ba? Yun. Yung attitude po ng isang tao, marami pong nakaka-influence dyan. Naniniwala po kayo? Sino po ang pwedeng mag-influence ng attitude ng isang tao? Ayan, sa home, di po ba? Pagsilang pa lang po sa atin. Kung ano yung attitude na nakagisnan natin, dala-dala po natin yan. Pati belief. Di po ba? Marami tayong ugali, nakuha natin. Kasi yun yung ano, everyday na nakikita natin, na-adapt po natin yan. Tapos pag nag-school na, syempre panibagong turo ng mga teachers, yung mga classmates po natin, ma-adapt po din natin yan. So sama-sama, halo-halo. At pag lumaki, yung environment, sa ngayon, ibang-iba na, kasi more on online na tayo. So yung online na yan, nakaka-influence din sa atin. Yun yung nakakalungkot kasi, lalo na ngayon sa sobrang busy natin, ang dami sa online, di ba? Masyadong ma-impluensya. Eh lahat po ngayon naka-cellphone na. At higit sa lahat, ito,
yung personal experiences natin. Ayan, yan talaga yung tunay na nakaka-influence sa atin. Bakit? Di po ba sabi nga, pinatatag ako ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Ayan. So, ganyan yung attitude natin. Kung ano yung nakagisnan natin, yun na yung dala-dala natin. Hanggang sa gawin yung career natin, gawin yung work natin, hanggang sa matupad yung mga pinapangarap natin. Yun. So, kagaya niyan, ang negosyo natin, health, wealth, business, nasa MLM po tayo, nasa networking po tayo. Ayan, so magbenta ng produkto, magpalaki ng grupo. Sabi dito, you dictate the face of your business. Ayun. So ano po ibig sabihin yan? Naasa atin pong mga kamay yung ating negosyo. Yung success na po ng negosyo natin nasa ating mga kamay. Walang ibang gagawa niyan kundi tayo. Yung gagawa ng action. Diba? Tayo ang gagawa niyan. Meron tayong, eto, sa paggawa ng health wealth business natin, meron tayong upline, merong company, may product, meron tayong mentors, may mga coaches tayo, lalo na sa upline, di ba? Ang vision, mission ng grupo natin, tutulungan, tuturuan, at sasamahan tayo. Ayan. Pero hindi nangangahulugan na si upline o si mentor, siya yung gagawa ng negosyo mo. Di po ba? Nandyan lang po sila para alalayan tayo, para turuan. Pero bottom line, tayo ang magiging factor kung magiging successful yung ating negosyo, hindi si upline. Kaya dapat may i-build, meron tayong i-develop sa sarili natin, meron tayong dapat ayusin sa sarili natin para mapabilis natin yung pag-asenso, para mapalago yung ating negosyo. Ayan. So ano po ba yung tamang attitude para maging successful tayo? Gusto niyo po bang malaman? Ayan. Sagot po ulit para mabuhay po tayo. At huwag antukin. Nakakaantok po ba? Malinaw. Ay, nakakaantok daw? Nakakaantok po? Ah, okay. Thank you, Ma'am Ederlyn. Sino po yung inaantok? Bibigyan ko po ng candy. Ayun. So, gusto daw malaman, sabi ni Mentor Van. Salamat po, Ma'am Cordelia. Ayan. Siyempre, pag may pinasok po tayong isang negosyo, o kahit ano pa man pumasok ka ng trabaho, lahat naman, di ba, nangangarap na mabago ang buhay. Ayan. Kaya lahat gagawin mo. Kaya nga ako eh, nagpapasalamat talaga ako ng malaki kasi napasok ako sa ganitong klaseng negosyo. Kasi kung hindi ako napasok dito, baka andun pa rin ako. Nagtsatsaga sa 5,000, sa 7,000 na monthly. Yun pala, merong ganitong klaseng negosyo na pwedeng kitain yon kahit nga sa isang araw lang pwede. Ayun. Pero dapat lang talaga matuto tayo ng tamang attitude. So ano yung tamang attitude? Ayan na. GLLA or Good Learning and Listening Attitude. Yan lang po pala yung sekreto. Pero syempre marami yan. Kaso dito po tayo magpo-focus. Ano po ba yan, yung GLLA na yan? So syempre, unang-una po dyan, pasok po dyan, humility, follow, learning, application. Apat lang po yan. Ayan, so umpisahan na po natin sa una, humility. Paano ba yung humility na yan? Ayan, so marami po sa atin, pag pumasok sa ganitong negosyo, magkakaiba po ng pinanggalingan, ng rangko sa buhay, ng position, may natapos ka, ayan, yung mga professional, may doktor,
may nurse, may architect, or kung ano paman. Ang kailangan po dito, empty your cup. Paano yon? Kailangan mo mag-humble down. Kailangan, isang tabi muna natin kung ano yung mga, yung galing natin, yung alam natin. Bakit? Kasi ibang field na to eh. Ibang field yung pinasukan mo. So, ibig lang sabihin, ibang proseso, ibang sistema, iba yung namumuno, ibang paraan kung paano abutin yung pangarap. So, paano mo ipapasok yung mga sistema kung nananatili sa utak natin yung galing natin, yung rangko natin, eh karamihan pa naman po nang sumasali dito dahil nga walang requirement na diploma, walang requirement kung maganda ka, walang requirement na age kung bata ka o mas matanda, eh paano kung yung nag-invite sa'yo mas bata? Or elementary graduate lang. Eh ikaw na na-invite, doktor ka, professional ka, isa ka sa mayaman na mayaman, or mataas yung ranggo mo. Siyempre, di ba parang iisipin natin, paano ko paniniwalaan yan? Eh elementary grad lang yan, or high school grad lang yan. So, hindi mo siya papapasukin kasi puno na yung paglalagyan ng sistema. Hindi mo na i-accept yung ideas, yung bagong ideas para maabot mo yung pangarap mo, para maging successful ba ka. So, kailangan nating mag-humble down. Ano pa? Ayan. So, pride at saka yung ego mo, kailangan ibaba yan. Ayan. Kasi kung sino yung nauna dito, sila yung dapat na sundin natin. Lalo na kapag ka ang nag-invite sa'yo, may resulta na, syempre kailangan nating sundan kung ano yung mga ginawa niya. Hindi naman magtuturo yan sa iyo ng mali, ng hindi mo ikakabuti. Kaya dapat lang, wag mong pairalin yung pride mo. Kailangan, sumunod ka lang kung ano yung pinapagawa sa'yo, hindi ka niya ililigaw. Okay po? Ayun. So kapag ka in-emptin mo na yung cup mo, tapos yung pride mo, yung ego mo, kinalimutan mo, ayan yung pride tsaka ego, balikan po natin, napakahirap na ibaba niyan. Ayan, kalimitan po sa mga tao, ano, punong-puno po ng pride. Isa po ako doon. Pero dito po sa negosyo natin, aminado po ako, isa po yan sa nabago. Parang ngayon, wala na akong ka-pride-pride. Wala na akong ka-ego-ego. Basta gusto ko, pag pumasok ako sa isang, ayan, kahit saan, pag may nagsalita, nakikinig ako, pinupulot ko ng yung lahat ng makakatulong sa akin. Ganon, pag may galit sa akin, hayaan mo na yung galit. Ano, kasi dito sa negosyo natin, ano eh, relationship business. Kailangan talaga, marunong kang makinig. Dapat, wala kang pride. Ikaw yung unang mag-a-approach. Kasi kapag ka ginawa mo yon, ayan, yung parang walang laman, walang laman na yabang, walang laman na alam, doon ka lang magiging willing na makinig. Di po ba? O, pansinin po ninyo. Kapag ka hindi ka po, pag may pride ka, kunwari ang nagsasalita, mas mababa sa'yo. Tapos nasa isip po natin eh, walang alam to. Kasi mas mataas yung pinag-aralan ko sa kanya. Sa palagay mo, willing kang makinig doon sa sistema na ituturo sa iyo para maabot mo yung pangarap mo? Hindi, di po ba? Kaya dapat talaga mag-humble down po tayo. Huwag po nating isipin kung ano yung maging mga naging ranggo natin, kung ano yung mga naging position natin once na pumasok po tayo sa ganitong klaseng negosyo. Para lahat ng ituturo sa atin, pasok na pasok po sa banga. Ayan. Ayan, number two.
Ito, follow. Kailangan po nating mag-follow. Sino po ang ipa-follow natin? Actually po, dalawa lang po yung rules kapag pumasok po tayo sa ganitong klase ng negosyo. Number one po, ano po yan? Ay, lumipat siya. Yes, upline. What, sa number two, tingnan nyo po. What if you feel your upline is wrong? Ano daw po ang gagawin natin? Go back to your rule number one. Ano nga po yung rule number one natin? Yes, upline pa rin po. Di po ba? Ayan. Hindi ba napaka, ano, unfair naman yan? Ano yun? Kailangan yes, sir, tayo ng yes, sir. Hindi ba pwedeng ako na bago, eh, masunod din yung gusto ko? Ayan. Alalahanin po natin yung mga upline na yan. Lalo na po, pag may resulta na, pinagdaanan din po nila yan. O, naging downline sila, sumunod din sila sa upline. Pansin nyo po, ang tumatagal dito, yung sumusunod sa kanyang upline. Kapag ka nagmatigas ka, hindi ka sumunod, ang dami pong mga kasabayan po, nawala na po. Yun. Bakit po? Kasi wala silang humility. Kinokontra nila kung ano yung tinuturo sa kanila. Eh sila po yung nauna dito eh. Di po ba kahit po nag-a-apply tayo ng trabaho? Pagka nagti-training po tayo, o bago ka sa trabaho bilang cashier, sino ang magtuturo sa'yo? Sino ang magti-train sa'yo? Sino mag-o-orient sa'yo? Di po ba yung matagal na namamasukan doon sa company na yon? Sino yung susundin mo? Sino yung nakakaalam ng sistema? Sino yung may resulta? Di po ba sila? So, ganun din po sa negosyo natin na to. Kung sino yung upline mo, yun ang sundin mo. Kasi hindi ka nga niyan ililigaw. Bakit? Kasi kapag kapalpak yung tinuro niya sa'yo, konti ang kita mo. Siyempre, konti rin yung kita niya. Pero hindi lang po yun. Sila na po kasi, tayo na po yung mga upline, sila na po yung nakakaalam ng sistema. Kung baga, ang tinuturo nila sa iyo, yung na-correct na, yung na-align na. Para hindi mo na pagdaanan yung mga pagkakamali na pinagdaanan nila para bumagal yung success. Para bumagal yung pagkuha ng resulta nila. Kaya maswerte tayo. Sumunod na lang po tayo. Ayan. So kasama din po dyan, yung tanggalin yung kasi. Ayan. Pansin nyo po yung kanina, sabi ko. Sabi ni upline, punta ka sa ganito, may training. Kahit may demo, canceled yan. Bakit? Pag sinabi ni upline na mag-training ka, importanteng training yan, kaya dapat wag na wag kang mag-absent. Bakit? E paano kung yung speaker doon, nandun yung magic word, nandun yung magic action, sinabi niya yung pinakasekreto para mabilis mong matupad yung pangarap mo, eh hindi ka pumunta. Bakit? Eh kasi naglaba ka. Eh kasi ano, nag-Facebook ka. o may ibang importante na lakad mo. Sinong na-delay yung pangarap? Si upline ba? Hindi po ako nagagalit, ha? Hindi ko lang po kasi makita yung mga ano, facial reaction nyo. Pero hindi po ako galit. Itinuturo ko lang po sa inyo yung mga natutunan ko para po lahat-lahat po tayo na nandito, eh matutunan po yung kung paano po yung tamang sistema. Ayan, yung drop everything na yan, ilang beses ko pong narinig yan sa tuwing pupunta ako ng opisina. Pag sinabi ni upline, pag sinabi ni grand upline, pag sinabi ng mga pillars na pumunta ka, walang rason-rason para hindi ka magpunta. Hindi para sa kabutihan nila yon, para sa atin yon, para mas mapabilis na matupad yung mga pangarap natin. Kaya wala nang kukontra. Ayan. Anyway, meron po dyan nakasulat sa baba. Tingnan nyo po. To be a great leader, learn how to be a great
follower. So kailangan muna talaga maging good follower ka bago ka maging great leader. Kahit saan naman, 'di ba? Nag-umpisa ka sa pinakaibaba, matuto kang sumunod hanggang sa matutunan mo na lahat. Hindi naman magtatagal, 'di ba? Kung ikaw pa lang yung downline ni upline, pag ikaw naka-recruit na, nakakuha ka na ng isang downline mo, upline ka na rin. 'Di ba? So yung tinuturo ni upline, kailangan mo na rin matutunan para yun ang ipasa mo sa downline. Pero syempre, hindi porke yes upline tayo, wala nang responsibility yung upline, lalo na pagkabaguhan din. Kailangan din magpaka-upline tayo. Ayan. So kailangan nating matutunan lahat para may ipasa tayo. At yung ipinapasunod natin doon sa downline natin, alam natin lahat. Okay? Ayan, so punta na tayo sa susunod. Hindi po ako galit. Ayan, yung susunod po, learning. Ayan, yan pa yung isang attitude na kailangan nating matutunan. Kailangan matuto tayong mag-product presentation, mag-business presentation, at kailangan nating magkaroon ng initiative. Siyempre sa una, aakayin ka ng upline mo eh, sasabihin sa'yo, attend ka ng training, attend ka ng ganito. Hindi lang sa pinapa-attend ka, pero kailangan mo talagang matutunan yun. Bakit? Kasi yun nga yung ipapasa mo. Ayan, hindi rin lahat ng panahon kasama natin si upline. Hindi natin yan makakasama forever. Yan, si upline. Kaya dapat yung ins and outs po ng business natin, kailangan nating matutunan. At wag na nating antayin si upline para i-invite pa tayo na umattend ng trainings. Meron na tayong Zooms ngayon, kagaya ngayon. Di po ba? May mga Zoom, iba't ibang kwento every Monday, iba't ibang kwento ng mga leaders, ng mga mentors, yung mapapakinggan nyo. Ayan. At panigurado, makakapulot po kayo ng mga strategy, ng kanya-kanyang style kung paano gawin yung negosyo. Malay mo, yun yung magpabilis sa iyo, kagaya sa kanila, para makuha mo kaagad yung pangarap mo. So ayan, kailangan natin ng initiative. Lahat ng special trainings, pasukan mo yan. Alamin mo yan. Hindi lang isang beses mong papasukan. Kailangan maraming beses para matuto ka na mag-product, mag-business demo. Okay po? At ang pangalawa niyan, kailangan nating pataasin ng 100% yung belief natin sa company, sa product, sa team, sa downline, crossline, upline. Ayun, bakit? Bakit natin kailangang palakasin yung belief natin, pataasin yung belief natin? Kasi po, pag alam na alam mo yung company, kagaya niyan, 17 years na yung ating company, yung product natin, sa pagtitraining mo, doon natin marirealize na yung product pala natin na green barley, pinaka the best yan. Yung palang business plan natin, marketing plan, pinaka the best yan. Yung product nga natin, daming napagaling eh, di ba? Ngayon, kung hindi ka believe doon sa produkto mo, kung hindi ka believe doon sa company mo, kung hindi ka believe doon sa marketing plan mo, pag may lumapit sa'yo na ibang product, ipagpapalit mo na siya, di ba? Eh paano kung may client ka, tapos nagtatanong sa'yo, yung bilib mo sa company mo na yan, sa product mo at saka sa business mo, hindi mo siya ma-depend, anong mangyayari? Mawawalan ka ng kliyente, di ba? Kaya kailangan, matutunan mo talagang ipagtanggol yan. At paano mo maipagtatanggol yan? Sa pamamagitan ng trainings. Attend lang ng attend ng trainings. At syempre, hinuli ko, yan, may believe ka
sa team mo, sa downline, sa crossline, sa upline, pero yung believe mo sa sarili mo, ayan, nakapag-training ka na, di ba? Tapos sa sarili mo, wala, kulang. Sa palagay mo ba makakalabas ka para mag-alok ng green barley, para i-share yung ating business? Wala rin. Kaya kailangan talaga, unang-una mo sa dapat na paniwalaan yung sarili mo na kaya mong gawin ang lahat ng yan. Kasi lahat naman dito na pag-aaralan. Yun yung kagandahan sa negosyo natin. Lahat pwedeng pag-aralan, basta bigyan mo lang ng time. Ayan. Kung nagpa-register ka dito, naging member ka, hindi usapin eh. Walang problema kung hindi mo ito linya. Diba? Pwede nga eh. Pwedeng tanggapin dito sa company natin, dito sa business natin, kahit na ano pa yung natapos mo, anong edad. O, pagka kung kahit na ano yung natapos mo, anong edad, linya mo ba? Diba hindi? Pero hindi requirement yun. Pero once naman na pumasok ka, linyahin mo na. E paano mo malilinya yan? Kailangan lang ng trainings. Ayan. Dapat ikarir mo na. Kasi naniwala na nga tayo, kaya tayo pumasok dito sa company na to. So kailangan lang gawin natin lahat ng makakaya natin. Alamin yung ins and outs ng ating negosyo. Yung bang kahit na sino yung kausap mo, maipagtatanggol mo siya. Ayun. Talagang mapupuno ka ng pay-in. Ayun, kasi believe ka sa company eh. Believe ka sa product eh. Siyempre, yung energy mo na yon, maipapasa mo sa iba. Maniniwala din sila sa'yo. Eh, ramdam pa naman ng tao yan. Kapag ikaw, hindi ka masyadong believe. Hindi mo alam masyado yung product mo. Ramdam ng kliyente mo yan. Kaya dapat, alamin po talaga natin. Yun. Yung susunod po sa learning, alam nyo po yan? Acne. Hindi po yan yung pimples. Ano po ibig sabihin yan? Alam ko na yan. Ayan. Yung bang nag-training siya ng isang beses, nag-training ka ng isang beses, sasabihin mo, alam ko na yan. Tapos ayaw mo nang pasukan ulit. O kunwari, pakinggan mo na akong nagsalita. Tapos sa susunod na talk ko, ayaw mo na akong pakinggan. Bakit? Narinig ko na yan eh, si Ma'am Christy. Alam ko na yung kwento ng buhay niya. Hindi natin pwedeng dala-dala yung ugali na yan. Bakit? Wala po tayong dapat sabihin na alam ko na yan kapag hindi mo pa alam na gawin yung kaya niyang gawin. Ayan. So dapat, tanggalin po natin yung ugali na yan. Ang dapat nga, mas maganda, hindi ko pa alam yan. Kasi once na makinig ka, hindi pa naman yan mare-register sa utak mo eh. It takes 5 times para ma-retain yung knowledge, yung ideas. O, mare-retain pa lang yun. E paano kung hindi mo pa siya in-apply? O, di wala din. Diba? Kaya kailangan yung acne na yan, kalimutan mo na yan. Huwag kang magsasabi ng ganon. At saka lahat, may rooms of improvement po tayo, diba? Pwedeng sa ngayon, iba yung nasabi ko, sa susunod na talk ko, may panibago. Bakit? Siyempre, nagtitraining po tayo, may dagdag kaalaman yan. So, siyempre, mas maganda, maipasa sa'yo. Eh ngayon, kung sinabi mong alam ko na yan at hindi ka na umattend sa training na yon, wala na. Nabawasan na yung pagkakataon para matuto ka pa. Okay po? Tapos ang success po natin, pinagtatrabahuhan yan. Wala pong swerte-swerte. Wala pong malas-malas. Lahat ng success, pinagtatrabahuhan po yan. Ayan. At sa pamamagitan ng trainings, madadagdagan po yung kaalaman po natin para ma-achieve yung mga goals po natin. So, nakasulat po dyan, never-ending learnings and non-ending humility. Yan po yung mga bagay, yung mga attitude na kailangan nating i-possess para po
mas mapabilis, mas mapaganda yung action natin, mapabilis yung pagkuha natin ng goals po natin. Ayan. So, number four po tayo, last. Application. Ayan. So, nag-humble down ka na, sinunod mo na yung iyong upline, tapos nag-training ka na, ito yung pinaka-importante, yung application. Bakit napaka-importante niyan? Kasi po, best learning source po natin yan. Yung actual experience, kailangan po nating i-apply. Baliwala po lahat ng natutunan natin. Nag-training ka ng nag-training, umattend ka ng umattend. 10 times pa nga yung training sa ano eh, sa product, sa marketing. Tapos ngayon, ayaw mong i-apply. Bakit ayaw i-apply? Kasi masyadong perfectionist. Yung sasabihin mo, ayoko kasing magkamali. Kaya kailangan ma-perfect ko muna lahat para walang rejection. Wala pong ganyan. Ayan. You don't need to be great to start. You just need to start to be great. So kailangan kung ano yung natutunan mo, asap, i-apply mo na kaagad. Walang problema kung magkamali ka. Proseso yan eh. Pag nagkamali ka, may paraan pa para iwasto mo yan. Kaya kailangan, paano mo malalaman na may pagkukulang ka pa na hindi pa sapat yung training mo kung hindi mo pa ina-apply ka agad? So kung ano po yung natutunan natin sa training na yan, outright, gawin mo na kagad para kung ano man yung pagkukulang, maia-adjust natin, di ba? Huwag na po nating antayin yung perfect time. Yan no, sabi. If you wait for everything to be perfect before you begin, then you can never begin at all. Hindi ka talaga makakapag-umpisa. Kasi wala namang perfect time eh. Ikaw yung gagawa para maging perfect yung isang bagay sa pamamagitan ng trainings at saka application mo. Pag paulit-ulit mo nang ginagawa ang isang bagay, mamamaster mo na yan. O, pag na-master mo, ayun, close to perfect. Kasi wala naman talagang perfect. Isa lang po yung perfect, di po ba? Alam nyo po kung sino yon. So, okay lang po magkamali. Huwag po tayong matakot na magkamali. Kasi doon po tayo matututo. Doon sa mga actual na experience natin. Sabi nga eh, doon sa isang nabasa ko, may nagtanong daw sa isang coach, paano po ba mag-recruit? Ayan, yun yung tanong niya. Ano po, alam niyo po kung ano sabi ng sagot ng coach? Kailangan mag-recruit ka. Doon mo malalaman kung paano mag-recruit. Ayan, hindi lang sa salita. Kailangan subukan mo, i-apply mo. Ayan, so kung una, nag-recruit ka, na-reject ka, pwede mong evaluation. Ayan, meron kang nasabi na hindi niya nagustuhan. Sa pangalawa, na-reject ka ulit nung mag-recruit ka. Ayan, kailangan mo ulit i-evaluate hanggang sa matutunan mo yung magic word, hanggang sa matutunan mo yung magic action para siya ay tuluyan mo ng ma-recruit. So, anong lesson doon? After mong mag-training, in-apply mo kaagad, ayun, maia-adjust po natin. You have to start before you can learn everything. Yan. So ano pang dapat na gawin? Mag-start ka na. Tama na yung pag-analyze, tama na yung ina-analyze mo talaga ng ina-analyze hanggang sa ma-paralyze ka na. Kaka-analyze mo, ganito ba yung dapat kong gawin? Ayoko kasing magkamali, ganito ba yung dapat kong sabihin para mapag-go ko siya, para mapapasok ko siya sa negosyo ko. Huwag kang matakot na ganun. Nakalagay nga dyan, no? Kagaya ng Nike, di ba? Basahin nyo nga po. Just do it. Huwag kang matakot. Ang pagkakamali, normal lang yan. Yan, basta gagawa ka ng paraan
para ma-i-correct mo, para maituwid mo, para ma-i-align mo yung pagkakamali na nagawa mo. Gising pa po? Ayan. Gising pa po ba kayo? Okay po. Ayan. So, last na po. Ayan. Basahin po natin. A tree that wants to touch the sky must extend its roots into the earth. The more it wants to rise upwards, the more it has to grow downwards. So, ayan. Sabihin na lang po natin na tayo yan. Yan. Ikaw yan. Pag gusto mong umasenso, pag gusto mong maabot yung mga pangarap mo, habang tumatangkad ka, habang lumalaki ka, kailangan yung ugat mo sumisiksik doon sa ilalim para kumapit. Ano yung magpapasiksik? Ano yung magpapalakas sa'yo? Yung trainings, yung attitude na kailangan mong i-align. Kailangan matibay na matibay yan. Sa pamamagitan nga ng trainings. Ayun. Kaya kung ano man yung darating na bagyo, sa palagay nyo, kapag sobrang tibay ng ugat mo, ano man yung dumating na struggles, na challenges, matutumba ka ba? Pag dumating yung baha, matutumba ka ba? Hindi rin. Diba? Kasi kapit na kapit ka eh. Pag may dumating na bagong company, gusto kang palipatin doon, dilipat ka pa ba? Hindi. Kapag inaway ka ng upline mo, inaway ka ng downline mo, titigil ka na ba? Kapag masyadong matibay yung foundation mo, pag masyadong matibay yung ugat mo, hindi rin. So yung success, maaabot mo yan na panigurado. Kaya yun lang po, kailangan nating matuto at i-possess yung pakikinig. Yan. Yung good learning and listening attitude natin. Yan po yung dapat nating i-develop. Ayan. Yun lamang po. May natutunan po ba? Ayan, hindi ko pa rin po kayo nakita kasi wala na ay nakikita. Pero nababasa ko po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. May question po? Yan, kaya yung mga upline po natin dyan. Kalabitin po natin, i-message po natin. Kasi po, na ipakilala po, na introduce po yung produkto sa atin, tapos yung business. At panigurado po, aakayin po tayo niyan para matupad yung mga pangarap natin. Huwag lang po tayong maging pasaway. Yan, sumunod lamang po tayo. Kasi kapag ka naging good follower ka, panigurado yung mga sumusunod sa'yo, magiging good din yan. Hindi po pasasakitin yung mga ulo nyo. Tama po? Okay. So maraming salamat po sa mga nag-stay. Sir Jeff, nandyan pa po ba si Sir Jeff? Yes. Nandito pa. Yeah, maraming salamat po sa mga umattend. Sana po ay marami kayong natutunan. Yes, sobrang dami, no? Although yung video hindi masyadong malakas yung boses, pero kitang-kita yung history, yung pinagdaanan talaga. Lahat po tayo pare-pareho nag-start, walang alam.
hindi interested nung una. Ayun, so sa mga bago, ganun din. Huwag kayong mag-alala along the way. Matututunan at kayang-kaya nyo rin po ito. Again, 48,000 ang audience. Grabe, dami. Ayun, ano to? Oh, platinum to from Cagayan Valley, si Sir Jim. Thank you, Ma'am Christy, Elvira. Ayan, marami pa. Maraming salamat for sharing your experience, Mentor Christy. At ako mismo personally, nagpapasalamat dahil tumapit ka. Tumapit ka na. Paulit-ulit at ngayon sobrang higpit, oh, di ba? Kasi grabe. Siyempre iba na. Yes, yes. Yes, hindi, sir. Grabe na yung ugat. Sabi ko nga sa inyo, kahit awayin niyo ko, kahit awayin ako ng sino, basta nandito yes, yung yes. company, andito yes. lang po ako. At hindi ako magsasawa i-share yung alam ko. Mm-hmm. Yes. At siyempre, mag-create. Tumulong na mag-create para dumami yes. yung katulad natin. Yes, yes. Actually, kaya po natin nga ito ginagawa is to ano to share our energy sa lahat ng kapatid natin na hindi natin nakakapiling sa malalayong lugar. So sa pamamagitan ng ganito, na-create natin itong consistency talk. Sa tingin ko, mas lumalalim ang bawat isa na ano ba yung ginagawa natin, hindi lang pala ito more on parang benta-benta lang or ano lang. So nagki-create pala tayo dito ng nadi-develop yung personality natin at the same time yung mga bagay-bagay na hindi natin na-experience sa labas. So dito natin na-experience, lumalalim tayo lalo sa buhay. Nakikilala natin kung ano talaga yung sino talaga tayo. Kaya nga sabi ko, one of the best business na kung tatanungin ako, kung gusto mong ma-develop yung personality mo, pasok ka sa MLM, pasok ka sa networking kasi dito talaga papandayin yung ikaw. Yung totoong ikaw kasi nipapalish ka dito. Like yung nangyari sa'yo, Mentor Casey. So ako mismo na sobrang tuwa, sobrang proud kasi kita ko nung mag-start tayo. Hindi mo yata nakwento yung merong presentation tapos hindi ako dumating. siguro parang test ko yon para sa kasi nakita ko talaga mas magaling ka pa sa akin. Sabi ko hindi na pinapatagal yung pagtayo ng taong ito sa loob-loob ko. At ganun pa man sa lahat, nandito po kami. So para po ano, malalay ika nga yung ating core values, tulungan, tuturuan, sasamahan, all the way, online and offline. Basta willing ka at karapat-dapat kang tulungan. Ayun, nandito kami. Yun. Sana may natutunan kayo lahat. Nandyan pa ba? Paki-type nga kung may natutunan. Sige, number 4. Comment number 4. Yung mabilis mag-type. O yan. Siyempre, lucky number natin yan, 4. Wow. Again, sobrang salamat ulit, Mentor Christy. And sa mga bago po, welcome po. Next Monday, so medyo na busy po tayo. Dalawang Thanksgiving po yung katatapos lang. Isa sa Region 2 at saka po yung All-Star po natin last Friday tama, na kung saan nag-champion po sa costume si Mentor Christy. Yan, ang ating Captain Marvel. So, abangan nyo po, magpo-post po tayo sa page natin sa HW Pops Academy. Please like and share po yung page po ng grupo. This is not for me lang. Ito po ay para po sa ating grupo lahat. Ipo-post ko sana yung dalawang subject
or car acquisition this December. Kaya lang, syempre, inaalam pa natin yung date, yung confirmation nila kung kailan ba ito. So, nakakatuwa kasi this year sila yung parang sumusunod sa yapak ni Mentor Van. Si Mentor Van kasi yung pinaka last na naglabas ng resulta. Although marami pong marami talagang na-develop ang income, ang cheque. Maraming natuto. So, doon pa lang, yung ginagawa po natin is sobrang inaalalayan po talaga natin ang isa't isa, at sa tingin ko talagang looking forward sa mas matinding 2023. Ramdam na po ng bawat isa yan. So this Cup Consistency Talks is one of the fuel natin sa isa't isa, kasi Monday ngayon. So every Monday po ito. Kaya tutok lang po kayo, abangan nyo po kung sino yung next on Monday. Iniisip ko i-replay na lang muna yung iba doon sa mga hindi nakapa pakinig. Pero kung magko-confirm yung kausap natin, very special na speaker din po yun, is abangan nila lang po sa page. Ayun, again, maraming salamat sa lahat ng tumutok. Abangan nyo po yung mga upcoming events po natin by 2023. Grabe, ngayon pa lang merong magpaparapol ng laptop ulit. Grupo po ito, ha. May magpaparapol ng motor. Grabe. So abangan nyo po to, kapit po kayo. Kasi hindi na ubiro talaga. Ang kailangan po natin talaga, mas matinding story. Sobrang malupit na story para sa mas malupit na resulta, para mas mabilis po or makatulong po sa bawat isa. Kasi alam naman natin, yung ginagawa natin is not only selling the product, selling the marketing plan or the business. We are selling the stories, yung mga tagumpay ng buhay, para mas maka-inspire po tayo. Kasi nga, sabi nga, kung gusto mong tumulong doon po talaga sa wala, dapat ikaw mismo hindi ka ron. Wala ka doon sa ano na yon. Kasi ang hirap nun, tutulong pa ikaw mismo at pumipila sa ayuda. Diba, kailangan ang tulungan muna natin is yung sarili natin. So, wag ma-offend yung iba. So, nandito tayo para ingat ang lahat. Again, for tonight, Mentor Christy, and sa buong kumapit na 46,000. maraming salamat. Before we end, family picture muna tayo ulit. Yan.